Congratulations, Lloydie! John Lloyd Cruz, kamakailan nga lang po, very recent lang, no isang araw, o yan, nakakuha tayo, no, napakagandang balita. Kasi actually ngayong June, hanggang ngayong August 12, no, yung mapapanood dun sa ongoing na Locarno Film Festival dyan sa Switzerland. O, di ba? Na, ano tawag dito? Yung pelikulang pinagpanaluhan kung saan nanalo si John Lloyd Cruz ng kanyang award, o di ba, Best Actor, Boccalino di Oro Prize in Switzerland para sa pelikulang Essential Truth of Lake. Ang taray nung title, ano? Essential Truth of Lake. Yes! Golden sa Boccalino di Oro Prize, also known as the Golden Jug Award, Jug, J-U-G, for Best Actor at the 76th Locarno Film Festival. Yeah, para nga daw po sa pelikulang pinagbidahan ni John Lloyd Cruz. Talagang iba rin naman talaga si Lloyd. Actually, parang ito ang kauna-unahan niyang ano, international award na nakuha. At sa pagkikipag-collaborate niya nga ito kay Love Diaz, na alam naman nating lahat simula po nung pansamantalang umalis sa showbiz si John Lloyd, kasi parang hinahanapan niya ng meaning ang kanyang existence industry, na for 2 decades, 20 years, ilang taon ko bang hinawakan si John Lloyd na ano, tinulungan sa kanyang PR. Basta anyway, sa loob ng 2 dekada na sinabi nga dati ni Lloyd na parang gusto naman niyang maiba, gusto naman niyang tahakin yung landas na you know, gumagawa siya ng mga relevant movies, makabuluhan, yung may tema talagang kakaiba, hindi yung mga ordinaryong mga rom-com na kung saan nagpapakinig siya kasama ang kanyang mga ka-love team, mula kay Bea Alonso hanggang kay Sarah Geronimo at sa mga iba pa mga naging leading ladies niya. This time, nung nakilala nga niya itong si Derek Love Diaz at yung pelikulang ang haba talaga. Diba? Yung mga pelikula talagang ang mga tema ay out of this world, yung mga out of the box na kung tawagin. Diba? So, ilan lang yan sa mga maraming nagawang pelikula si ano sa kanya, si Lloydie. At kahit nandoon siya sa sinasabi natin sabbatical period, eh, nakikipag-collaborate siya. At isa nga itong pelikulang the Essential Truths of the Lake. At tara yan, no? Essential Truth of the Lakes and When the Waves Are Gone. Yeah, tama. Essential Truths of the Lake na collaboration nila na naging official entry sa matatapos, actually August 12 matatapos eh, na Locarno Film Festival, kung saan nga nagkaroon pa ng issue to, kasabay na issue, kasi nga dito rin nag-exhibit yung pelikulang Topak ni Congressman Arjo Atay din, na nagkaroon nga ng mga intriga-intriga kasi nga yung official capacity niya, question, blah, 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 and so on and so forth. Pero exhibit lang yon, doon lang nag-premiere. Di ba nagtaray-taray yun ang premiere sa isang international film festival? Pero ang talagang naging official entry po natin, yung pelikula ni na John Lloyd at saka ni Love Diaz. Kasama din doon si Shaina Magdayaw na kanyang leading lady. And eto na nga ang naging resulta. Tinanghal siyang best actor. Hindi ito ang kauna-unahan dito sa festival na to, ha? Kasi noong 2014, sa pagkakaalam natin, yung si Hazel Orencio, tama, ayan o. Hazel Orencio, nanalo na siyang best actress sa isa pang pelikula din ni Love Diaz, yung Mula sa Kung Ano Ang Noon. Ang taray, no? Kahit sa title, Mula sa Kung Ano Ang Noon. Nanalo na siyang best actress ngayon. But this time, si John Lloyd Cruz mismo. And masasabi natin, this is really a big news sa industriya. Kasi si, sabi nga natin kanina, si John Lloyd ay isa sa mga sikat, pinakakilala, box office king, talagang drama king, best actor. But this time, sabi nga natin, nalilinya naman siya sa mga kakaibang tema, sa kakaibang projects. And sana magtuloy-tuloy ito dahil pinapangarap ito ni John Lloyd na, alam mo yon, makagawa siya ng mga sinasabi niyang mga significant movies na yun na, ibang kwento. Pero dito sa ano, ha, dito sa pelikula na pinag-uusapan, ha, may kinalaman ito dun sa ano, ha, yung kwento nung kwento tungkol sa mga war on drugs,
Tapos isa siyang policeman na involved na nag-imbestiga sa isang kaso. Napakasimple nung premise pero napaka-controversial nung tema. And yun na nga, inaalay ni John Lloyd ang kanyang tagumpay syempre sa mga kababayan niya sa atin. Kaya kami dito sa Unbearable Channel ay talagang pinapupurihan natin siya. Dahil sabi natin, sana mas madagdagan pa ang mga paggawa niya ng ganung pelikula na sabi nga natin kahit hindi masyadong pinapansin ng ordinaryong moviegoer na alam mo yon, may gustong tumawa, sumaya, pumalakpak sa ganda. Ito isang klase ng pelikula na talagang nangangailangan ng special audience. Pardon my expression or patawarin niyo ako sa akin sasabihin, pero special audience talaga kasi ang tawag natin doon sa mga naghahanap ng art films, ng mga work na talagang alam mong titigalgal, magpapaano sa kaisipan at kamalayan ng mga Pinoy ng isang tao. And parang yun ang gustong pasukin or gawa ni John Lloyd ng mga movies na contrary naman doon sa ginagawa niyo sa TV. Kasi nung magbalik pelikula, magbalik showbiz nga siya via doon sa agency or sa company ni production outfit ni Maha Salvador na nagmamanage sa kanya ngayon. And gumawa siya ng isang sitcom sa GMA 7 na ang alam natin ay by January babalik uli sila. Kasi sabi nga, para mabalansi lang yung klase ng exposure niya na gumagawa siya ng mga ganung kabibigat na tema and then sa television napapanood naman siya na medyo light lang, na medyo, alam mo yon, na medyo masaya lang ang peg. And sa personal na buhay, alam naman din natin, nababalitaan na rin naman siguro natin na masayang-masaya rin si John Lloyd. Binabalansi rin niya yung kanyang oras. Inaalagaan niya yung anak nila ni Ellen Adarna na kahit si Ellen Adarna ay kasal na at masayang-masaya na rin sa piling ni Papa Derek Ramsey. Pero yung pagpapalaki nila together doon kay Elias, doon sa anak nila, ay talagang nararamdaman ng bata. And meron din siyang dinidate ngayon. In fact, nung nakaraang buwan, mga June yata yun na nakita, nagpost sa social media niya, nakasama niya yung painter. Painter nga ba yun? Yung artist na si Isabel Santos na nagpunta sila sa Thailand. Picture-picture sila doon, saya-saya. So, siguro nandoon na talaga sa period ng buhay niya itong si Lloydie na talagang, alam mo yon, hindi naman sinasabi natin nagpapakalalim kasi malalim naman talaga siya bilang isang aktor at bilang isang tao. Pero alam mo yon, yung seryosong-seryoso na siya sa lahat ng ginagawa niya at kung gumagawa man siya ng mga proyekto, yun talagang sasabihin niyang hindi niya pagsisisihan pagdating ng panahon. Though, sabi nga natin, sa parte naman ng television, nababalansin niya yun sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawang sitcom. At kung may mga iba pang pelikula, nabalita nga natin na meron silang reunion movie ni Sarah Geronimo, ni Bea Alonso, nandito lang po tayo para po suportahan at antabayanan po yan. But anyway, muling-muli, congratulations John Lloyd Cruz sa pagkapanalo mo sa katatapos lamang na 76 Locarno Film Festival in Switzerland as best actor para sa pelikulang The Essential Truths of the Lake. Congratulations, Lloydie!